So what is up mga kamoto at magandang araw po sa inyong lahat and welcome back again sa pinabagong episode natin ngayong araw na to, no? And so what is up mga kamoto at magandang araw po sa inyong lahat and welcome back again sa pinabagong episode natin ngayong araw na to, no? So for today's video, for today's vlog mga kamoto ay pupunta tayo ng LTO Katarman para i-renew yung lisensya ng ating motor kasi almost 1 month na rin tayong paso, ano, dahil nga ay hindi tayo nakapagpa-rehistro last month sa kadahilanan na meron tayong pinaggamitan sa pera, no? Wala tayong budget para magpa-rehistro. Then yung motor natin dito basta-basta rehistro lang, no, mga idol, dahil nga ay nagpalit tayo ng kulay ng motor natin, which is from matte black to beige, ano, mga idol. So yan, kaya pumunta muna tayo last week pumunta tayo ng Kat Balogan City para pumunta ng HPG or High Patrol Group, ano, para kumuha ng clearance ng motor natin dahil nga ay kailangan muna ng clearance mula kay HPG bago makapagparinyo ng motor natin. Kaya ayun, medyo hassle din mga idol sa mga magpaparehistro dyan, ano, tapos nagpalit ng kulay. Especially dito sa Samar ay dalawa lang po yung opisina ng HPG or High Patrol Group, ano. So Allen, Northern Samar, and then Kat Balogan City. So dahil nga akala ko yung Allen HPG ay hindi sila nag-i-issue ng clearance, ano, sa change color. Kaya ayun, rumekta tayo last week papuntang Kat Balogan para kumuha ng clearance. So yun nga lang mga idol, ano, yung proseso ng pagkuha ng clearance ay siguro aabot ng 3 araw bago mo siya makuha. So i-text ka na lang ni HPG kung po pwede nang kunin yung clearance mo doon sa opisina nila. In my case naman mga idol, hindi ako nakabalik agad. So ayun, at mabuti na lang ay nalaman ko or nabasa ko sa group chat namin sa mga moto vloggers, ano, na si Pops Kibin ay pupunta ng Kat Balogan. So ayun, at pinakuha ko na lang kay Coy's Cabin, ano, yung ating clearance ng motor natin. So gumawa na lang tayo ng authorization letter para makuha niya yung clearance ng ating motor. So ayun, ibigay naman yung clearance ng ating motor mga idol. So ayan mga kamoto, time check, it's already 8:37 in the morning, ano. So dadaan muna tayo, yung process natin ngayon ay before tayo pumunta ng LTO ay dadaan muna tayo ng Cebuana Luelier dahil kukuha po tayo ng TPL insurance nila. Kasi medyo makakatipid kasi tayo kung sa Cebuana Luelier tayo kukuha, dahil kung doon tayo kukuha sa may LTO banda o sa ibang company o sa ibang insurance company ay medyo mahal mga idol. Siguro nasa 600 to 700 yung nagre-range yung presyuhan ng TPL insurance kung doon tayo kukuha sa may bandang LTO. Pero kung dito naman sa Cebuana Luelier, siguro nasa 300 to 400 pesos lang po mga idol. So yun, makakatipid rin tayo ng siguro mga 100 plus mga idol, ano. Kaya suggest ko lang or advice ko lang, ano, sa mga magre-renew mga idol, sa Cebuana Luelier po kayo kumuha ng TPL insurance dahil medyo mura sa Cebuana kaysa sa ibang company insurance. So para sa akin lang yun, mga idol, dahil alam ko naman siguro na i-honor ni LTO yung TPL insurance ni Cebuana kasi nakita ko din sa ibang mga vloggers na doon sila kumukuha talaga ng ibang mga vlog, ano, na doon sila kumukuha sa Cebuana para medyo makatipid din. Kasi syempre kailangan din natin magtipid mga idol. So yung requirement siguro ng Cebuana ay URCR, original URCR or Xerox. Magdala na lang siguro ng kopya ng ID nyo. Ewan ko lang kung requirements din yung plate number. Kasi nakita ko din sa ibang mga vloggers, dapat daw meron ka ng issued na plate number. So tayo, wala naman tayong problema
meron naman tayong original plate number. Di ko lang sure kung pupwede yung mga temporary plate, mga idol. So mamaya, once nandun na tayo Cebuan, kung papayagan tayo mag-video, ano, so magtatanong tayo kung pupwedeng kumuha ng insurance kahit wala pang original plate number. Pero meron namang ORCR, ano? Dahil mostly kasi yung mga bagong motor ngayon ay wala pa talagang pag kunuha mo yan sa dealer ay wala pang original plate number. So yung ibibigay lang sa iyo yung Xerox ng ORCR, tapos tupalo na lang yung original. Yun yung nangyayari. Yun yung nangyari sa motor ko. So pangalawang motor ko to. Dati yung motor ko ay yung Miu 125. So yun din yung nangyari. So binigay nila yung Xerox ORCR, and then to follow yung mga original copy, and then yung plate number naman to follow. So magte-text na lang daw sila once na dumating na yung mga papeles na original ORCR and then yung plate number. So yun yung nangyayari, mga idol, once na kumuha kayo ng bagong motor. Pero pagkakaalam ko ngayon, yung mga 2020 or 2021 pataas ay pagkakalam ko meron ang mga plate number, mga idol. So verify nyo sa mga dealer ninyo, ano, yung plate number ninyo kung wala pa kayong, mga idol, before kayo pumunta sa Cebuana para kumuha ng TPL insurance. So mamaya at tatanong natin yan sa Cebuana kung ano-ano yung mga requirements. So yan nga, about naman sa insurance, siguro i-honor naman ni LTO Katarman, ano, kasi halos parehas lang naman yung mga requirements ng LTO. Hindi naman siguro nagkakaiba, ano. Kung inunor sa Maynila or sa region yung TPL insurance ni Cebuana, i-honor din dito sa Katarman na LTO, ano. So sana i-honor nila, mga idol, kasi sayang din naman kung hindi nila i-honor, ano. So malaki yung aking tiwala na i-honor talaga nila, mga idol, kasi accredited po yan. Hindi naman yan ibibinta o ilalabas ni Cebuana, ano, kung hindi siya accredited sa LTO. So after natin dito sa Cebuana, dadaan tayo ng Katarman. After natin dyan, direkta na tayo papuntang LTO para sa smoke emission, ano, magpapa-smoke pa tayo. So wala nang problema, meron tayong clearance dito sa galing HPG. So yun yung ipre-presenta natin doon sa LTO, yung clearance na yun. Tapos pagkakalam ko, yung change color naman ay nasa halagang 30 to 40 pesos lang po yung babayaran natin sa LTO. So mamaya after kong ma-renew yung motor natin, ano, mga idol, magre-recap tayo kung ano yung mga requirements sa pagpaparenew ng motor once na nagpa-change color. Ano yung mga proseso step by steps at kung magkano ang lahat ng ginastos ko sa pagre-renew, mga idol. Alright. Shoutout nga pala kay Kuya Skip, ano, dahil sa pagkuha ng ating clearance sa HPG. Maraming salamat sa iyo, Kuya Skip. So follow and subscribe sa kanyang Facebook page and YouTube channel, mga idol. Rise up always, Kuya Skibin. So ayan, touchdown Katarman proper. So ito yung tulay ng Katarman. So ito naman yung proper ng Katarman. Ito yung pinaka city namin dito sa Northern Samar. Pinaka city pero hindi pa po yan city. Dito kasi yung mga establishment kagaya ng mga bangko, kagaya ng mga Jollibee, McDo, ano, so parang pinaka city na rin din. So hanap muna tayo ng branch ng Cebuana, ano, para kumuha ng insurance. Dito na lang tayo. So yan, dito na lang tayo. Cebuana, Lowellar. Ayan, ito na yung requirements natin. Nilagay ko na sa folder para
umpisahan lang mga idol. Let's go. Meanwhile, so ayan mga kamoto, at nakakuha na tayo ng TPL insurance dito sa Cebuana Lulyar, ano? So yung binayaran natin ay 301 pesos lang po. So yung requirements niya, no, mga kamoto, ay yung original URCR papakita rin nyo, tapos dapat meron ng plate number mga idol yung UR ninyo. So dati kasi, di ba, may mga UR kasi na MB file lang yung nakalagay, so dapat po ay plate number na po. So yun lang yung babayaran ninyo. Sasabihin nyo lang once na pumunta kayo ng Cebuana, kahit saang Cebuana, siguro yung bayad ay 301 pesos lang po. So sasabihin nyo lang na kukuha ng TPL insurance para sa motor, and then ayun, na hihingan kayo ng requirements ng URCR ng motor ninyo, and then magbabayad kayo ng 301 pesos. So time check mga kamoto, is already 9:06 in the morning. So nandito na tayo sa proper, nandito tayo sa proper ngayon ng Katarman. So ngayon babiyahe tayo papuntang Dalakit naman, kasi yung opisina ng LTO ay nasa Barangay Dalakit. So mula dito sa Katarman siguro nasa 1.5 kilometer, mga idol, kasi sa diversion po tayo dadaan. Kasi dati kasi po pwede ditong dumaan sa may runway, kaso nga lang ay close na po dyan, hindi na nakakadaan yung mga sasakyan dyan, kaya dito tayo dadaan sa diversion road. So tapos na tayo sa Cebuana, rekta na tayo ngayon sa LTO. So pagdating doon, magpapa-smoke tayo, smoke emission, pupunta tayo doon, and then rekta na sa mismong opisina ng LTO para naman sa renewal ng motor natin. So sana hindi masyadong marami yung pila ngayon, ano, mga idol, para matapos tayo kaagad yung pagre-renew natin. So ayun, nakatipid tayo siguro ng mga 200 pesos mga idol, or 300 nga, dahil mamaya magtatanong tayo doon mismo sa mga ibang insurance company ng nasa gilid ng opisina ng LTO kung magkano, para alam natin kung magkano yung diferensya ng insurance sa Cebuana Lulyar and then insurance sa ibang company. So yung sinasabi ko lang sa inyo para makatipid po kayo mga idol. So lahat naman siguro tayo ay naghahanap ng mura, no? Pero halos parehas lang naman yung kanyang benepisyo sa motor natin. First time ko itong kumuha, ano, sa katagal-tagal ko nang nagmumotor, first time ko po ngayong kumuha ng insurance, ng TPL insurance sa Cebuana, na po pwede pala dyan na kumuha, or meron palang TPL insurance ang Cebuana Lulyar. Dahil nakita ko lang po ito sa mga vloggers, ano, na nag-vlog sa pagre-renew kung paano mag-renew ng motor. So ayun po, pwede pala, at meron palang medyo mura na TPL insurance na ino-offer si Cebuana Lulyar. So sana nga pagdating ko mamaya dito sa LTO ay i-honor or i-acknowledge itong insurance natin, ano, ng LTO Katarman. Dahil kung hindi i-acknowledge or i-honor itong ating insurance, wala tayong ibang choice kundi kumuha ng ibang insurance na nandyan sa kanila ng ibang company, ano. Kukuha talaga tayo once na hindi ito i-honor. Pero 100% yung aking tiwala na i-honor to ni LTO Katarman. So dalawang emission testing ang meron dito sa Katarman, ano, mga idol. So dito banda sa may gasoline station, and doon naman yung isa banda sa may LTO mismo, nasa gilid ng LTO. So doon na lang tayo sa may LTO mga idol, para dire-diretso na yung ating pagre-renew ng motor natin. So ayan, nandito na tayo sa cruising. So kung kakaliwa tayo dito, papuntang Alin po yan. Kung kakanan tayo, papuntang proper ng Dalakit. So ayan yung sinasabi ko sa inyo mga idol,
So auto emission testing na isa, testing center. So meron nang nakapilang mga truck. So dito na lang tayo kasi mostly yung nagpapa-emission testing dito ay yung mga four wheels and then mga motorsiklo. So sana nga hindi masyadong mahaba yung pila para matapos tayo kaagad, mga idol. So kakaliwa tayo dito. O pwede naman dumaan doon mismo sa may papuntang Capitol, tapos doon ka naliliko banda. Pero para mas madali, dito na lang tayo dadaan. Shortcut ba? Ay, ito po. Tapos kakaliwa tayo dito, mga idol. So kung kakanan ka, papunta or palabas na po yan. So dito tayo sa kaliwa. Ayan, tapos kakanan ulit tayo. Ayan, so nandito na tayo sa opisina ng LTO. So dito kumukuha yung iba ng insurance. To merong mga accredited na company po dito. To, so ayan yung LTO. So ngayon pupunta muna tayo para magpa-smoke, mga idol. Dito tayo sa kabila. Papa-smoke lang tayo. Tatanong lang tayo. So yan, bibigay lang natin yung RCR natin. So nakapila yung mga motor. Siguro medyo matatagalan tayo dito sa LTO mismo, mga idol. Ayan, so bibigay lang natin yung Xerox copy ng ating RCR. Sir, mga pa kanismo RCR lang po, sir. Ha? Po? Wakay, gas. Wakay. Ah, waray na? Ah, okay. Bali, di rin na nga di pwede. Mga idol, so pupunta tayo ng smoke emission sa kabilang banda kasi sira daw yung kanilang machine. Tapat ng gasoline station sa Sanbic, sira daw yung kanilang machine. So yun, rekta tayo papuntang smoke emission, yung isa doon sa may Sanbic, mga idol. Let's go! Smoke emission. And dun tayo sa kabila, mga kamoto. Sira daw yung machine nila dito. Sana dun na lang tayo pumunta kung alam lang natin na sira yung kanilang machine. So wala tayong choice kundi bumalik. Alright, so see you later, mga idol. Gaya-update ko kayo kung nandun na tayo sa kabilang smoke emission center. Alright. So mga kamoto, tapos na tayo magpa smoke. So rerekta na tayo papuntang LTO. Medyo natagalan lang tayo dito, no, kasi marami yung pila. So time check, mga kamoto, is already 12:16, no? So lunch time muna siguro,
Magla-lunch muna tayo. After natin mag-lunch dito ay pupunta na tayo ng LTO Katarman. Pupunta na tayo sa opisina nila. So kakain muna tayo saglit, then rekta na tayo papuntang opisina ng LTO. So yung binayaran natin dito sa Smoke Emission Center ay 450 pesos po. So yan, let's go. So, mali lang yung insurance natin mga idol, kasi nga ay yung na-declare doon na kulay ay kulay matte black pa din. Hindi siya na-change to kulay beige kung ano yung kulay ng motor natin ngayon. Ewan ko lang kung mapansin to mamaya, no, doon sa LTO kung pabalikin ako para ibahin or kumuha ulit ng insurance. So possible na dumoble yung pagkuha natin sa insurance mga idol. What the F, sana nga, sana hindi, ano, sana hindi mangyari yung ganun. Kasi para hindi rin doble-doble yung babayaran natin. So andito na lang tayo kakain sa mga karinderya. So sana matapos agad tayo, no, mga idol, after natin doon sa LTO. Matransact agad. Sana hindi masyadong marami yung pila para dire-diretso yung ating pag-process ng ating lisensya ng motor natin. Kakain muna tayo mga idol. Atar natin dito kumain, pupunta na tayo sa LTO. Later. So ayan mga kamoto, at tapos na tayong mag-lunch. So ngayon pupunta na tayo ng opisina ng LTO. So time check mga kamoto is already 12:33 in the afternoon, ano? So ngayon siguro lunch time pa yung mga empleyado ng LTO ngayon. So maghihintay na lang tayo hanggang nandun na yung mga empleyado para i-process na yung ating lisensya ng ating motorsiklo. So di ko lang alam kung makakakuha tayo ng vlog or video sa loob ng LTO, kasi medyo mahigpit din siguro, kasi bawal daw, sabi ng iba bawal mag-video sa loob ng LTO. Sana hindi masyadong marami yung pila ngayon, ano, para hindi tayo pabalik-balik. Alright, nandito na tayo. Later. So ayan mga kamoto, so pauwi na po tayo. Time check is already 1:07 in the afternoon. So pauwi na tayo mga idol. So nangyari, hindi daw ngayon makukuha yung ating original ORCR, ano, dahil nga daw ay wala daw yung kanilang chip na sa Tacloban daw. So babalikan natin bukas yung transaction natin. So siguro bukas ay babalik ako mga hapon na mga idol. Kita-kits na lang bukas din mga idol, ano. So yung continue natin yung vlog natin bukas. Hindi muna ako mag-outro kasi hindi ko pa nakuha yung ating lisensya ng motor natin. So kita-kits bukas mga idol. Peace out. 2000 years later. So yan mga kamoto, at
for how many days, ano? At makakapag-outro din tayo. So ngayon lang tayo makapag-outro. So itong video na to ay continuation po ito ng ating vlog kung paano po mag-renew or magparehistro or magpa-change color ng motor ninyo or ng sasakyan ninyo, mga idol. Sa mga kamoto, nakuha na natin yung ating original ORCR, updated original ORCR ng motor natin. So from matte black to beige, ano, mga idol, yung kulay ng motor natin. So ngayon recap po tayo kung ano-ano yung mga requirements na kailangan ninyo once na magpa-change color kayo or mag-renew ng lisensya ng motor ninyo. So unang-una, ito yung mga documentary requirements ng HPG, ano, mga idol. So kailangan nyo po muna ng original ORCR. So i-xerox nyo po yan kahit dalawang kopya, mga idol. And then pangalawa naman, dapat po ay meron po kayong affidavit of change color. So pwede po kayong magpagawa sa attorney office, ano, yung pinakamalapit sa inyo. Or pwede rin po kayong pumunta sa public attorney office para magpanotaryo naman din. So kung gusto nyo pong humingi ng soft copy ng affidavit of change color, ay ilalagay ko dito sa description ng ating vlog natin, mga idol. So editable po yon, naka Word. So pwede nyo pong i-edit. So shoutout nga pala, no, kay paring Michael, kasi doon tayo humingi sa kanya ng soft copy ng affidavit of change color. So dapat po ay apirmado po yung pintor, ano, or sino yung nagpintura ng motor ninyo or ng sasakyan ninyo. And then syempre dapat pirmado mo din ng owner ng motorsiklo. And then ipapanotaryo nyo po yon. Pangatlo po, kailangan nyo po ng government valid ID, ano, mga idol. So ano ba yung mga government valid ID? Gaya ng driver license, passport, at marami pang iba, no. So i-xerox nyo po yan back to back. Kahit isang valid ID lang, mga idol, back to back, then two copies. And then yung kanilang macro etching certificate, ano. So dun yun makukuha or ma-fill upan sa mismong HPG na, mga idol, mas napumunta kayo. So kung taga Samar po kayo, so dalawa lang po yung opisina ng HPG dito sa amin or High Patrol Group. So dito sa norte ay meron pong opisina sa Alin Northern Samar. Located po siya siguro sa may Dapdap Port, hindi ako nagkakamali. And then yung isa naman ay sa Katbalogan City mismo. Located naman po siya at barangay Maulong, Katbalogan, Northern Samar. Kaya medyo malayo din yung trinabil natin mula dito sa norte papuntang Katbalogan. Siguro aabot ng 2 to 3 hours bago ka makarating, ano? Kaya medyo malayo din. So ayun yung mga requirements sa HPG. And after po noon, mga idol, mayroon tatanong din, mga idol, ano, sa akin kung po pwede daw po magpa-change color or humingi ng clearance sa HPG kahit po ay hindi pa nakapag-change color ng motor. So hindi po yun po pwede, mga idol, ano. So dapat po ay magpa-change color muna kayo ng motor ninyo bago kayo pumunta sa HPG para humingi ng clearance, ano. So lilinawin ko po, change color muna ng motor bago pumunta ng HPG para humingi ng clearance. So yung babayaran nyo po dito sa HPG ay wala po kahit ni piso. So doon po kayo mababayad sa land bank mismo, mga idol. So pupunta lang po kayo ng HPG para sa verification ng motor ninyo. Yung kukunin kasi nila yung engine number and then yung chassis number. For verification lang po yan. And then magpipicture lang. So titignan lang nila from halimbawa ako, from matte black to beige na, mga idol. So sa kaso ko naman, ano, mga idol, ay yung binayaran ko dito ay 1,600 po, dahil sila na po yung lumakad or nagbayad mismo sa land bank, which is para sa akin mali po yun, ano. Dapat po ay tayo po mismo yung pumunta sa land bank magbayad doon. Kasi actually yung babayaran lang kasi natin doon ay nasa 500 to 600 pesos lang po for change color. And then yung mag-i-issue sa atin ng clearance, HPG na po. So yun lang sana yung babayaran natin. Pero yung binayaran natin ay 1,600. Medyo masakit sa bulsa, no? Kaya ayun, bayaan na lang natin yun, mga idol. After po noon sa HPG,
ay pupunta na po kayo sa pinakamalapit na emission testing, smoke emission testing, ano, na accredited ng LTO. Pero take note, ano, mga idol, dito sa Samar ay hindi po kayang i-renew in one day, kasi yung nakuha natin yung clearance natin after 4 days pa po. So sabi kasi ng officer doon sa SPG ay magte-text na lang daw sila once na available na yung clearance natin. So ayun, nakuha ko siya after 4 days kasi nag-text sa akin si SPG. Pero yun nga, dahil nga ay malayo yung Katbalogan mula dito sa norte, mabuti na lang ay pumunta ng Katbalogan si Pops Kibin or si Koy's Kibs TV, ano. At ayun, pinakuha ko na lang din yung clearance natin. So gumawa na lang ako ng authorization letter para makuha niya yung ating clearance. So shoutout nga pala kay Koy's Kibs TV, ano, dahil siya yung kumuha ng clearance natin. So hindi dahil sa kanya, syempre wala tayong clearance. So shoutout sa iyo, Pops Kibin, and follow and like natin yung kanyang Facebook page and subscribe na rin yung kanyang YouTube channel, mga idol. Koy's Kibs TV, mga idol, i-follow ninyo sa pintong malupit na motovlogger or vlogger dito sa Northern Samar. So suportahan natin ang sarili natin. So ayan, nakuha ko after the 4 days yung ating clearance. Then pumunta na tayo sa pinakamalapit na smoke emission testing dito sa amin. So nagpa-smoke tayo. So yung mga requirements naman doon sa pagpa-smoke, ano, mga idol, ay yung original ORCR, affidavit of change color, and then yung clearance natin na galing kay HPG. So yun lang po. Then take note din, mga idol, oh. Take note din, mga idol, kailangan din po ng dapat po ay may plate number na yung motor ninyo. Kung wala pa pong plate number, verify nyo po doon sa dealer ninyo kung saan nyo po kinuha yung motor ninyo, or magpapagawa po kayo ng temporary plate para sa pagpicture siguro ng sa pagpicture siguro nila doon sa smoke emission testing. So ayun, after natin ng magpa-smoke, ano, mga idol, ay rumekta na tayo papuntang Cebuana. So suggest ko lang sa inyo, ano, mga idol, para po ay kayo ay makatipid sa pagkuha ng insurance or TPL insurance. So Cebuana Lualier na po kayong kumuha, kasi yung babayaran nyo lang po ay 301 pesos. So kung sa LTO kayo kukuha or yung mga accredited nilang insurance company, ay siguro nagkakalaga siya ng 5 to 700 pesos. So malaki din yung matitipid natin na 2 to 300 pesos, ano, pang snack na yon or pang gasolina na, mga idol. Napakamahal pa naman ngayon ng gasolina. So sabihin nyo lang sa Cebuana Lualier na kukuha po kayo ng TPL insurance para sa motor. So ayun, yung requirements naman sa pagkuha ng TPL insurance sa Cebuana Lualier ay yung original ORCR po ninyo ng motor ninyo. And then, syempre, yung pera na ibabayad ninyo. So, yun lang. And then, syempre din, mga idol, dapat po ay meron na ding plate number yung UR ninyo. Meron kasi mga UR, ano, or official receipt sa LTO na dati na wala pa, hindi pa naka-indicate doon yung plate number. Kaya dapat po ay nandun na po yung plate number niya. So ayan, pe-present nyo lang. After nyo po dyan sa Cebuana Lualier, ay once na makakuha na po kayo ng TPL insurance, ay pwede na po kayong pumunta ng LTO. So ibibigyan nyo lang po doon sa LTO, ano, yung affidavit of change color, clearance galing kay HPG, and then yung TPL insurance naman na galing kay Cebuana Lualier, and then syempre yung original ORCR ng motor ninyo. So maghihintay na lang kayo kung saan kayo magbabayad na window, ano, kung saan yung cashier nila doon. So after noon, magbabayad po kayo ng registration ng motor ninyo. Siguro nagkakalaga lang siya ng 300 to 500 pesos, mga idol, yung registration ng motor. Tapos yung change color naman ay 30 pesos lang po. So yes po, 30 pesos lang po yung change color, and then 10 po yung service charge or service pay. So yung nagastos ko lang sa LTO ay siguro nasa 600 pesos lang mahigit. So hindi siya lalampas ng 800.
So change color tayo ulit next year. So 40 pesos lang din eh. 40 pesos lang pala. Pero syempre dapat magpa-change color po kayo. Ay automatic renew po 'yan, no. So dapat halimbawa magpa-change color kayo or magpalit kayo ng kulay ng motor ninyo. Halimbawa next month ay expired na yung lisensya ninyo ng motor ninyo, ay ngayong buwan ay magpapalit na po kayo ng kulay ng motor para double purpose. At dahil kung magpalit po kayo ng kulay tapos yung lisensya ng motor ninyo ay halimbawa ay 6 months before pa bago ma-expire yung lisensya ninyo. So sayang din naman yung remaining na buwan na 6 months halimbawa hindi pa expire yung motor ninyo. So dapat 1 month before expiration ng lisensya ng motor ninyo magpa-change kulay na po kayo ng motor ninyo. Tapos kumuha na kayo ng clearance din, renew na, para 1 year din yung validation ng registro ninyo. So yun lang mga kamoto yung mga requirements. So after nun magbabayad lang kayo. And then bibigyan na po kayo ng bagong CR or Certificate of Registration. Yung bagong CR po ngayon or Certificate of Registration ay napakalapad po. So A4 size yung size niya po mga idol, napakalapad. So na-shock ako kasi ganun kalaki. So ginawa ka doon, pila Xerox ko, and then pinalaminate ko na din. Then yun yung daladala ko ngayon, napakalapad. Pero gagawin ko, e-edit ko ulit, tapos i-edit ko yung size niya. So half bond paper lang siguro yung size na gagawin ko, then ipapalaminate ko para hindi masyado hassle din sa pagdala-dala kasi napakalapad. So yun lang mga idol. So I hope nakakuha po kayo ng idea, no, kung paano mag-renew ng motor at kung paano mag-change color, lalong lalo na kung nandito po kayo sa Samar. So hanggang dito na lang din siguro. And then I hope you like this video. At syempre kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, comment sa baba kung may suggestion kayo or mga katanungan. At syempre kung gusto nyo pasyarot sa susunod nating video, comment down below. At syempre sa mga bago pa lang dyan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe my YouTube channel. At syempre i-hit mo na rin ang notification bell para ma-notify po kayo once may bago tayong uploads YouTube. At syempre i-follow and like mo na rin yung ating Facebook page. Alright, so yung lahat ng mga nagastos natin, ipa-flash ko na lang sa screen. And then yung affidavit of change color na editable, ilalagay ko na lang din sa description. Alright, so mga kamoto, once again, this is BYXTV at nagsasabing, kamay sa manobela, mata sa kalsada. Ride safe always, see you in my next video. Peace out!